Okay, so today, no, i-discuss ko yung concept behind the TV broadcasting and as well as kung paano ba nagpo-produce ng image or picture ang isang television. Okay? So first, i-define muna natin ano ba yung ibig sabihin ng television or TV in short. So pag sinabing television, it is an electronic system of transmitting images or objects together with sound over a wire or through phase space. Okay, in Latin phrase, ang ibig sabihin niya means to see at a distance. Okay, so ano-ano ba yung mga parts ng TV na responsible to produce an image? Okay, so mayroong tatlong parts, may three components, main components actually, of TV that produces a color pixel. Okay, so number one is yung electron gun or electron beam, so synonymous yung dalawang yun. So, kung magbabasa kayo dun sa libro, either electron gun yung makikita nyo yung term or electron beam. So, pares na naman yun. So, ano ba yung electron gun or electron beam? Okay. Yung electron beam, it is responsible to emit electrons with a specific wavelength. Okay. So, kung maaalala nyo dun sa electromagnetic spectrum, di ba? Yung visible light portion dun. Di ba? I think Roy G. Biv yun yun. After infrared yun, tapos before ng ultraviolet rays. Okay, so di ba may meron yung specific frequencies? Okay, so kung meron specific frequencies yun, meron ding specific wavelength yung mga yun. Okay, so yung electron gun, okay, kung colored TV siya. So ang makikita nyo, yung number of electron gun na makikita nyo dun is tatlo. So red, blue, tsaka green. Okay, kung monochrome TV naman, isa lang yung electron gun na makikita nyo dun. Okay? So, pagka color TV, so red, blue, and green, so ano yung ini-emit ng mga yan? Okay, kaya nga tinawag na electron gun kasi nag-i-emit siya ng electron. Okay, so pag nag-i-emit siya ng electron, meron yung specific wavelength. Okay, yung electron magta-travel from the electron gun and then pupunta sa metal mask. Okay, metal mask, kung makikita nyo dito sa GIF image, is responsible to align the electron from the electron gun papunta dun sa phosphor glass plate, face plate. Okay? Yung glass face plate or yung tinatawag natin na raster screen, yan yung nakikita natin na glass dun sa TV. Okay? So yan naman yung responsible to display kung ano yung ini-emit sa kanya. Okay? Kung ano yung tumatama sa kanya. So meron kasing phosphor yan o yung chemical content na nakalagay dun sa raster screen, screen pala ng TV, once kasi na may tumama sa kanya na electron na may specific wavelength, so halimbawa may tumama sa kanya electron, no, mayroon green wavelength. Okay? So, dahil may phosphor yun, mag-i-illuminate yun as a green. So, yun yung parang effect ng phosphor dun sa raster screen. Once na may tumama sa kanya na electron with specific wavelength o iilaw siya, depende dun sa tumama sa kanya. Okay? So, hope na clear tong part na to, no? Yung three parts of TV. Okay, next. Picture reproduction of early analog black and white TV. Yung pag sinabi kasing black and white TV is other term for monochrome TV. No? Kasi dalawa lang ang napoproduce niya. Either yung pinakamataas na pixel intensity which is yung white or pinakamababa na pixel intensity which is yung black. Okay, so pag ganun yung isang device, nakapag-produce lang siya ng black and white picture, ang tawag doon is monochrome device. Okay, so yung TV kasi natin, okay, consists of 525 horizontal scanning lines. Okay, yung number na 525 na horizontal scanning lines, it is the NTSC standard. Meron kasing dalawang standard ang sinusunod ng isang TV device, ng isang television. Either NTSC or PAL. I think medyo familiar na kayo dyan. Okay. Ang NTSC normally ginagamit yan sa North America and partly Southeast Asia. So, pasok tayo dun. So, ang standard natin dito, yung ginagamit na broadcasting system dito sa Pilipinas ay NTSC. Okay? So, kung nakatiraan naman sa Afghanistan, sa Middle East, okay? As well as Macau, China, Hong Kong, PAL standard naman ginagamit doon.
625 scanning lines naman yung ginagamit nila doon. Okay, so yung 525 scanning lines na yun, hindi lahat ginagamit no para makapag-produce ng isang image o ng isang picture frame. Okay? 480 to 486 no roughly yung number of this horizontal scanning lines contains video information. So yun lang yung ginagamit no to produce a picture frame. While yung the rest, yung 39 to 45 of the horizontal scanning lines, these are reserved no, for the sync pulses. No. May dalawa kasing klase ng sync pulse. Okay, yung vertical sync pulse and horizontal sync pulse. No. Saan ginagamit yun, sir? So, ginagamit yun to keep the TV circuits, yung internal circuitry ng television mo is synchronized dun sa pumapasok na video signal sa kanya. So, kung wala kasing sync pulses yan, ang pangit ng makikita natin na picture dun sa TV. So, hindi siya. So, kumbaga, halimbawa, kung gusto magpadala ni ABS-CBN ng isang nakangiting tao, so, dahil walang sync pulses dun, pangit siguro yung makikita natin yung picture dun. Okay, so, I think, basta ganun yung concept behind the sync pulse. No? It keeps the internal circuitry of the television in synchronized with the video signal. Okay, so how does the TV display a picture frame? Paano ba nagdi-display ang isang television ng isang image or ng isang picture? Okay? So meron yung mga period na tinatawag na, so i-discuss ko na sa next slide. Okay? So yung electron beam, which is yung nakita niyo kanina na laser, para siyang laser beam, pero hindi laser yung ini-emit niya, no? Electron yung ini-emit niya with the different wavelength. So yung electron beam, okay, will start emitting light no with different voltage intensities to the phosphor screen of the TV at the very upper left. Okay, so dun siya magi-start. Okay? So start natin yung animation. So mag-start siya sa upper left, okay, papunta sa right, horizontal. Okay? So titigil siya diyan sa part na 'yon. Okay? Yung period na 'yan, ang tawag diyan is yung back porch period na merong tagal na 5.8 microsecond. So, ang ginagawa dito sa period na to? So, in this period, it allows the electron beam to be ready to scan the corresponding active scan line. So, yung 5.8 microsecond na yan, yun yung allowable time na magre-ready na si electron beam no, para i-scan niya yung first active scan line. Yung first active scan line, yun yung 480 to 486 kanina na horizontal scanning line. Yung first dun sa 480 to 486 sa active scan line, okay, dun siya magre-ready. Una niyang i-scan yung first dun sa 480 to 486. Okay? So, magtutuloy-tuloy tayo, no? So, after ma-establish ang 5.8 microsecond na yan, i-scan niya yung unang active scan line. Okay? So, yung first active scan line na yan, merong tagal yan na 52 microsecond. Okay, so, ngayon, hindi nyo pa masyadong ma-appreciate kasi wala naman kayo nakikita ang picture eh. Pero at least, naiintindihan nyo kung paano nag-ooperate yung TV. Okay, so for now, intindihin nyo muna yung period na ginagawa ng TV no, para makapag-scan siya ng mga horizontal lines. Okay, so yung first active scan line, meron siyang tagal na 52 microsecond. So kanina, back porch period, 5.8 microsecond. At tapos, papasok si first active scan line, may tagal siyang 52 microsecond. So after ma-establish yung 52 microsecond, okay, next naman is yung tinatawag natin na front porch period, na meron namang tagal na 1.5 microsecond. So anong ginagawa naman dito sa period na to? Anong ginagawa ni TV? So, this interval allows the receiver video circuit to settle down. Okay. So, pag sinabing settle down, okay, pahinga ka muna. Merong pahinga si electron beam. Eh. Okay. So, 1.5 microsecond yung pahinga niya. Okay. To settle down from whatever picture voltage level exists at the end of the picture line or yung active line. Yung active line, picture line, no, pare-pares lang naman yun. Okay? And then, after yung 1.5 microsecond, pupunta naman siya dun sa susunod na i-scan niya, which is yung second active scan line. Okay, so yung tagal naman na itatravel ni electron beam from the end of the front porch period papunta dun sa pangalawang active scan line,
Okay, ang tawag naman doon, period na yun, is horizontal retrace or horizontal flyback period. Meron naman tagal yun na 4.7 microseconds. So, pasensya na kayo sa aso na medyo maingay. Okay? So, kanina 5.8 microsecond back porch period. Ay, tapos, papasok si first active scan line, 52 microsecond yung tagal niya. Okay, this number is standard to ha. Ito talaga yung ginagamit. Okay, kahit research niyo pa or kahit basahin niyo, ito talaga yung ginagamit. Okay, so 52 microsecond yung first active scan line afternoon, 1.5 microsecond naman front porch period, and then susunod na active scan line, magta-travel siya ng 4.7 microsecond. Okay? And then after that, then i-repeat niya lang yung cycle until matapos niya yung 525. Okay. Na horizontal scan lang. So, until ma-display niya lahat yung isang picture frame sa television. Okay, so hopefully medyo gets na tong part na to. Ito pa pala, no? So the whole scan line, so pag in-add niyo lahat yan, is 64 microsecond. So yun yung tagal ng isang scan line. Okay? Okay, so yung picture frame ng TV, no, can be produced by two process. Okay? Kung ang ginagamit ng isang TV is interlaced scanning, so may ako i-discuss kung ano yung pinakaiba ng dalawang yun. So interlaced scanning yung isang ginagamit na process na para makapag-produce ng isang image, and yung isa naman is yung progressive scanning. Okay, so i-discuss ko muna yung interlaced scanning. Yung interlaced scanning kasi ginagamit yan in the early analog television system way back 1940s, I think, kung hindi ako magkakamali. Because it consumes less bandwidth. And at the same time, at that time, nabasa ko, is mas less siya sa materials. So, hindi siya masyadong magastos compare mo sa progressive scanning. Okay? So, paano ba nag-work si interlaced scanning? Okay. The way the interlaced scanning works is yung add lines muna yung dini-display niya. Okay, so di ba kanina may electron beam, di ba? I-scan niyo yung bawat scanning line. Okay? Pasensya na kayo sa aso, medyo maingay talaga siya. So yung add lines, yun muna yung dini-display niya. So first dun sa 480, and then pag i-skip siya dun sa 2, ang i-display niya sa susunod is yung 3. And then 5, 7, 9, 11, and so on and so forth. Na merong tagal na 1/60th of a second. Okay? So, this set of line are called add field line. So, yan muna yung i-establish ni interlaced scanning. So, yan muna yung i-display niya. So, 1/60th of a second, hindi nyo makikita yan ng sa mata lang, no? Kasi napakabilis niyan. Okay? So, yun muna yung unang process niya, no? Yung add lines, yun muna yung establish niya. And then, next, i-establish niya naman is yung even field lines. Okay? 2, 4, 6, 8, 10. Meron naman tagal yun na papares lang. 1/60th of a second. So, napakabilis niya. Para makompleto mo yung whole frame. So, papakita ko sa inyo yung isang GIF na image kung paano ba siya nag-work. Ayan. So, di ba mapapansin nyo yung field 1 muna yung pinaproduce niya. Okay? And then, susunod yung field 2, yung even field lines. Until makomplete nyo yung isang picture frame. Okay? So, di ba, astig nyo. So, sana appreciate nyo yung interlaced scanning. Okay, so since one frame has a duration of 1/60th of a second, so 1/60th of a second, yun yung tagal na para ma-establish yung add field tsaka yung even field. Okay? So, kung dalawa yun, so 1/60th of a second multiplied by 2 is 1/30th of a second. So, in result, one frame per 1/30th of a second. So, pag binaliktad ko, yung resulting frame rate ng interlaced scanning is 30 frames per second. Okay, so sa libro kasi makikita nyo lang dun yung value na 30 frames per second. So hindi nyo maintindihan kasi walang derivation dun sa libro na kung bakit naging 30 frames per second. So ayun yung explanation. Okay, so after the frame has been produced, pag natapos ng i-scan ni TV yung field 1, yung add field, tsaka yung even field, yung field 2, so magpo-produce si TV ng vertical sync pulse signal na may tagal na 1.3 millisecond
na to be sent doon sa electron beam, nasasabihin doon sa electron beam na tapos na tong scan yung field 1 tsaka yung field 2, so ready naman tayong scan yung susunod na picture frame. Okay? So ang tawag doon is vertical retrace or vertical flyback period. Naman. So kanina, di ba, yung horizontal retrace or yung horizontal flyback period, di ba yun yung tagal na itatravel ni electron beam from the first from the end of the first active scan line papunta dun sa susunod. So ito naman yung tagal or yung period na from the end of the picture frame dun sa susunod na i-scan na picture frame. Okay, so hopefully medyo sana clear. Okay? Okay, disadvantage of interlaced scanning. Yung advantage kaniya is less cost to produce and at the same time less bandwidth yung kinokonsume niya. Pero may disadvantage yung interlaced scanning. Kung naalala niyo dati, no, kung meron pa kayong analog TV, meron kasi yung tinatawag na combing effect yan, yung nagfi-flicker yung image. So, dahil nga kasi para ma-produce yung isang picture frame, kailangan munang i-produce yung ad scan line and then susunod yung even scan line, nagkakaroon ng tinatawag na combing effect, no, na nakaka-annoy yun pag nanonood ka ng TV, especially pag ang bagal ng scene. Okay, so yung flickering effect ng interlaced scanning. So the other type of TV scanning is called the progressive scanning. So, ang big difference ni interlaced scanning sa progressive is kung yung interlaced is inuuna niya muna yung ad field lines, si progressive synchronize yung pag-scan niya. So, first, nasusunod is yung second, third, fourth, fifth, and so on and so forth. So, chronological order. So, sunod-sunod. Hindi niya muna uunahin si ad field, nasusunod si even field. So, dito, sunod-sunod. So, mas maganda yung napoproduce niyang picture or image compared mo kay interlaced scanning. Mas reduce yung flickering effect niya, yung combing effect. Okay, so now, i-discuss ko yung channel bandwidth ng isang monochrome television. Ano ba yung, gaano ba kalaki yung in-occupy sa spectrum space ng isang monochrome television? Okay? So, yung TV channel, it occupies a bandwidth of 6 MHz. So, yung 6 MHz, standard yan, no? Kung channel 1 man yan, channel 2, 3, 4, 5, 6, and so on and so forth, laging 6 MHz yan. Okay, so, himay-himayin ko yung mga components doon sa 6 MHz bandwidth. Okay, so from the lower end of spectrum, okay, papunta doon sa right end of the spectrum, so 1.25 MHz, okay, from the lower end spectrum, papunta dun sa right, is the picture carrier. Okay? So, yung picture carrier natin, okay, gumagamit yan ng amplitude modulation, AM technique. And it uses a vestigial sideband technique. Yung vestigial sideband modulation, kung maaalala nyo sa ECE-141, portion lang ng lower sideband yung tinatransmit niya, while yung upper sideband niya is, kung mapapansin niyo, is flat lang yung amplitude level niya kasi hindi siya ina-attenuate. Kung mapapansin niyo yung lower portion, hindi lahat na i-transmit, no. So bakit? Para ma-conserve natin yung spectrum space, kasi yung spectrum space kasi natin limited lang kasi yan, kasi daming channel na ginagamit, di ba? So, ang daming channel, di ba? Channel 1, 2, 3. Kung mapapansin nyo, sa isang TV, almost 100 plus channel, eh. Tapos, sa isang channel, 6 MHz. So, ilan yun? Di ba? Marami. Tapos, meron ka pang radio broadcasting. May FM ka pa, may AM ka pa. So, marami. So, para makonserve natin yung spectrum space, gumagamit tayong technique, no? Ng, halimbawa, katulad nito, no? Vestigial sideband. Para makonserve natin. Okay, so from the picture carrier, 4.5 MHz naman yung layo niya dun sa sound carrier. So 250 kHz below the sound carrier is yung end ng picture spectrum natin. So ano naman ginagamit na technique ni sound carrier? Sound carrier uses a frequency modulation. But ang big difference ng sound carrier dito sa TV channel compared with most FM signals, it uses a 25 kHz maximum deviation lang. Unlike most FM signals, di ba yung standard natin, di ba, kung maalala nyo sa ECE-141,
is 75 kHz maximum deviation. So dito sa TV, gumagamit lang ng 25 kHz kasi nagko-conserve lang kasi tayo ng spectrum space dito. Okay, so moving on, ngayon i-discuss ko naman yung colored television. So ang main difference ni colored TV compared mo sa monochrome TV is yung number of electron beam na makikita mo dun sa loob. So kanina, kung maaalala nyo na sinabi ko dun sa monochrome TV, it has a 1 electron beam and it produces a black and white picture. While dito sa colored TV, it has 3 electron beams naman. So yung isang electron beam or electron gun is the red, yung isa is blue, and then yung last is yung green. So yung red, blue, and green electron beam are combined to form 2 equivalent or important equivalent signals. Yung isang equivalent signal is yung brightness or luminosity or luminance, and yung isa naman is for color or chrominance. Okay, so kung sinabing luminance, so this signal contains the brightness variation of a picture. So kanina, sa monochrome TV, ginagamit din to to produce black and white picture. Yung luminance natin is composed of 30% red, 59% green, and 11% blue. So pag pinagsama-sama natin yun, yun yung luminosity ng isang picture. Okay, so next is the chrominance signal. So this signal contains the color information. So it contains both hue and saturation ng picture. So yung chrominance signal, mayroong dalawang klase yun. So yung number one is yung in-phase chrominance signal. And yung number two is yung quadrature chrominance signal. Yung in-phase chrominance signal, it is composed of 60% red, okay? So minus 28% green, minus 32% blue. Okay? While yung quadrature chrominance signal, it contains 21% red, minus 52% green, and then plus 31% blue.